Okay, mga paps. Okay, mga ka-Raider 150 Carb. Mga magandang araw po ulit lahat sa inyo, mga paps. Mga ka-Raider 150 Carb. So, good day po lahat sa inyo, mga paps. So, ngayong araw na to, mga paps, ay i-share ko po sa inyo kung ano yung mga pwedeng improve kay Raider 150. Ayan. So, ano yung mga pwedeng ma-upgrade natin? Ano yung mga pwedeng ipalit natin sa mga stock parts ng motor natin na makapagbibigay ng mas malakas na performance sa motor natin? Ayan. So, alam naman natin yung stock talaga ng ano, na setting ng motor natin, o company stock ng setting ng motor is yung iba dyan is kung halimbawa ginagamit na sa ibang bagay na halimbawa sa kanilang malayong biyahe, and then nabibitin sila sa motor nila, yan, mas gusto pa nilang mas lumakas pa. So maraming mga pwedeng palitan sa motor natin na may improve yung performance niya. So yung iba naman is ito yung sinasabi nila na mga ayaw nila sa motor, pero sa atin, mga paps, mga bagay ito na pwedeng ma-improve sa Raider 150 carb natin. So unang-una, mga paps, kasi nga carb pa ito, so may mga iba, mga paps, na yung motor nila, ayan, so nagda-downgrade from ano, from FI, di ba, ginagawa nilang carb. So kung naka FI na kayo, mga paps, mas mainam na FI na lang talaga yung gagamitin ninyo na ano, na fuel injection na system, ayan, kaysa naman i-convert nyo pa sa carb. So mas mainam carb na lang talaga yung bilhin, para hindi naman masayang yung system ng fuel injection na bagong technology. And then unang-una ito, mga paps, is ang isa dito sa mga napansin ko agad nung unang nabili ko ta, nung unang nabili ko to sa kasa, nabili. Ay, nutang pala ito, mga paps, di ba ito bili? Sorry. So malapit na rin ito mabayaran. So fully paid na lang, at least binabayaran. Ayan. So eto is yung kanyang headlight. So ayan, yung headlight yung ano natin, yung gusto kong palitan agad. Kasi nga nahihinaan ako sa ano niya, sa ilaw niya, sa stock bulb niya. So lalo na pag gabi. So mas mainam, palitan nyo ng ano, mga paps, ng tawag nito, LED, yan. Basta yung puti lang, mga paps, wag lang yung ano, wag lang yung ibang kulay na ano, other than white, pwede kang mag-yellow, yan. Basta wag lang yung ibang kulay. White tsaka yellow lang yung pwede sa LTO, mga paps, yan. So yun na yung pwede natin gamitin. So eto, mga paps, is napalitan ko na yung headlight natin, yung stock headlight bulb natin is eto, instead naka bulb siya, naka ano na to siya, naka tawag nito, naka LED na LED, tri-LED po yung ginamit natin. Dati nakagamit ako ng ano, mga paps, ng 6 LED. So nagka-problema ako, madaling malubat yung ano, yung baterya ko. So hindi na gumagana yung starter. 60 watts sa tayo, mga paps, kung hindi ako nagkakamali. Nandun yun sa ibang content natin. So yun, madaling nalubat yung baterya ko. Nagpalit ako ng ano, ng 45 watts, so mas mahina. Pero nalaman ko, mga paps, kaya pala nalulubat yung ano ko, yung aking baterya, isang dahilan pala is dun pala sa brake light ko. So usa siyang ano, mga paps, na nag-on. So kahit na ano na, kahit na tapos mo na siyang apakan yung brake light mo, naka-on pa rin siya. So doon pala na naubos yung baterya ko. So hindi pala siya doon sa ano, sa LED. So pwede niyo pa rin gamitin yung 60 watts, yan, or 45 watts, yan. So pili na lang kayo, mga paps. Okay. So yun lang, iwasan nyo lang talaga yung sa likod na ano, na brake light, na wag siyang ano, wag siyang umandar lagi. So adjust nyo lang dito sa adjuster malapit sa foot brake kung halimbawa nakaka-experience na kayo ng ganun, mga paps. And then yun na yung unang-una nating pwedeng i-upgrade sa motor natin.
next naman mga paps is yung ating performance. So yan. So ito yung pinakagusto ng iba din, yung performance ng Raider 150. Okay, medyo traffic mga paps ano. So papunta tayo ng church mga paps kasi magpapaschedule tayo ng ano, ng visa. Ayan. So sana maabutan natin yung ano, yung office hours nila. Ayan. So eto mga paps is pwede nyo agad ipalit dito is yung syempre yung unang-una yung carb. Ayan. So pag nakapalit na kayo ng big carb, so dapat meron kayong ano mga paps. Ayan. Tawid muna tayo, thank you. Ayan. Meron kayong tawag ito yung CDI. Ayan. Racing CDI. So dapat naka-racing CDI talaga mga paps. So sayang din ang carb kung hindi kayo naka-racing CDI. So mas ano, mas magagamit niyo yung full extent ng performance ng motor natin. So yan mga paps, expect lang talaga kayo na yung gas consumption nang magbabago. So mas tataas ng kumbaga sabihin natin 20%, 30% depende sa gamit niyo mga paps. Depende sa setup din ninyo. Ayan. So pag naka big carb talaga, sigurado talaga yun mga paps. Pero kahit pa paano, hindi ka na mabibitin. Ayan. So yun lang yung isa din sa pinapalitan din ng mga ano, ng mga ano, mga naka Raider 150, lalo na pag ginagamit nila sa waswasan. Ayan. So ayan, partner talaga yan mga paps. Ayan. Kahit hindi ka na mag racing cam, so makakasabay ka na yan sa mga kasamahan mo. Then syempre kung naka racing CDI ka, naka big carb ka, so palit ka na agad ng ano mga paps, ng high speed na sprocket. Yan. So yung high speed na sprocket mga paps, pwede nyo gamitin yung pinaka manipis, wag yung pinaka makapal. Ayan. Kasi mas magaan din siya. Okay. And then gumamit din kayo ng ano mga paps, ng magandang brand din. Ayan. So kahit mamahalin mga paps, pero sulit naman. So yan, wag yung tipirin para mas makuha nyo yung magandang performance ng motor. And then syempre kung naka big carb ka na, naka racing CDI, and then naka high speed na sprocket. Ayan. So sabayan mo agad ng ano mga paps, ng tawag nito, ng rim set. Yan. So standard, kahit bawas ka lang ng konti mga paps, from 7090 to 8090, mga 7080 to 8080. Yan. So wag lang yung full extent mga paps, na parang ano na siya, 4590 na siya, galing sa 1.2 na mga rim. Ayan. So hindi mo na rin mababiyahe talaga ng malayuan mga paps. Yan. So close sa standard pa rin, 7080 8080. Yan. So gamit ka lang nung ano mga paps, nung hub na ano, na tawag nito, yung lightened hub at saka lightened disc. Yan. Yan yung pinaka ano natin mga paps na pwede nyong gamitin. Yan. So eh, may mga kilalang brand naman na pwede nyong gamitin mga paps, para at least sulit naman yung nabili nyo na ano, na tawag nito mga paps item. Yan. Okay. So yan, Honda Civic. Ganda ng sasakyan ni sir, ano? Okay. So eto mga paps is meron na kayong mga pwedeng palitan sa motor ninyo na nabanggit natin. Yung isa din kasi sa ano natin mga paps na target dyan is yung ano, pag kakaroon ng weight reduction para mas makuha nyo yung magandang performance. Pero yun na nga, yung pagtatanggal nyo ng ano, ng bawas timbang, bawas bigat, ang mangyayari din yan mga paps is yan, mas ano na rin siya sa ano, sa safety. Yan. So ibig sabihin mga paps, medyo hindi na siya pasok dun sa safety standards, no? Nabanggit na po natin yan. Pero yun na nga mga paps, kung ano lang, maingat pa rin kayo sa pagmamaneho. Yan. Okay, hindi naman natin alam kung kailan talaga darating din ang disgrasya. Pero so ano lang, defensive driver lang. Yan. Makukuha mo rin yung tamang ano, tamang timpla din, tsaka yung tamang paraan ng pagmamaneho ng ganung motor. Yan.
So, yun mga paps, sulit na sulit po yun. Yan, yan yung mga pwede natin ma-improve. And then, doon sa ano natin, sa yung mga stock parts natin, wag nyo lang walain mga paps, para wag nyo lang ibenta. Para at least magamit nyo pa rin. Ayan, kung gusto nyo ibalik sa stock na ano, na mga, ay stock na setup ng motor, yan. So, and then, pag nag-ano kayo mga paps, na upgrade din kayo ng performance, syempre, dapat upgraded din yung inyong, tawag nito, yung inyong mga brakes, yan. So, dapat upgraded din yung brakes, kasi once na upgraded ng performance, yung setup ng stock natin na mga caliper, yan, mga brakes, nakadesenyo din yan sa stock na motor. So, dapat upgrade talaga kayo mga paps. So, kasi yun yung magpapahinto sa inyo. So, dapat mas ma-powerful yung ano, yung brakes na gamit ninyo. So, usually na nakakita ako ng mga Brembo mga paps na mga parts na ginagamit nila. So, yun, ano naman, sulit naman din yun mga paps, kasi kilalang brand yun. Ayan. So, stock parts okay din naman ang stock, pero mas mainam talaga na ano yung brakes, improve din. Kasi minsan hindi na support ng brakes yung performance ng motor. So, ayan yung dapat natin naunahin mga paps. Ayan, and then magandang gulong. Okay, so ayan, sabi ko kanina, basta magandang brand na gulong lang mga paps. Alam ko marami kayong mga brand na kilalang brand na ginagamit dyan. So, hindi na ako babanggit. Okay, so ito yung mga pwede nyong gamitin mga paps sa pagpapa-improve ng performance ng motor natin. So, yan yung ano din mga paps, kagandahan din sa ano natin, sa Raider 150 carb. Wait lang, ano muna tayo tawid. Raider 150 carb natin is maraming mga aftermarket parts na pwedeng gamitin. Yan, maraming aftermarket parts na pwedeng gamitin, pwedeng bilhan. So, yun na yung kagandahan talaga sa Suzuki na Raider 150. Kasi kilalang brand na siya, halos lahat ng shop merong bentang ano, mga stock part siya kayong aftermarket. So, yun yung kagandahan mga paps. Andito na tayo mga paps. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan. So, pwede kayo magdagdag dun mga paps sa nabanggit natin. Ayan. Park lang po ako sa loob. So, pupuntahan po natin yung office. And thank you very much. So, ride safely po sa lahat mga paps. So, ingat po. And okay.